Sa kauna-unahang pagkakataon, nakapagtala ang Department of Agrarian Reform o DAR ng zero backlog sa kanilang mga pending cases sa pangunguna ni Secretary John Castriciones. Isa itong katibayan na sa loob ng ilang dekadang panggigipit sa mga magsasaka, unti-unti na nilang nakakamit ang kanilang karapatan para sa mga lupaing kanilang binubungkal. Pinatunayan lang ng kasalukuyang pamunuan ng kagawaran na mayroong gobyernong kumakatawan sa mga usaping katulad nito. Ngunit sa mga programang inilulunsad ni Secretary Castriciones, sapat na nga ba ito para matugunan ang matagal ng hinaing ng mga bayani ng kabukiran at matapos makamit ang mga legasiyang kanilang pinagtagumpayan? Totoo nga bang maari nang buwagin ang kanilang kagawaran at ipa sa ilalim na lamang ito sa ibang ahensya ng gobyerno? 8.8 billion inaprubahan ng Kongreso. So ano yung nakapaloob sa 8.8 billion? Saan ang direct lang tulong doon sa ating mga magsasaka? Of course, katulad ng sinabi ko kanina, tatlo ang mandato ng Departamento. Unang-una, yung land acquisition and distribution. Okay. Patuloy ang pagsusukat namin ng mga lupa para ipamigay sa ating mga magsasaka. Pagsusukat? Survey. Ano ba natapos yan, sir? Tagal na sa survey. Ang proseso niyan napakatagal. Ah, okay. 25 stages lahat yan. Okay. Unang-una, magsa-serve ka ng notice of coverage sa ating mga landowners which own more than 5 hectares. Okay. Yan ay sakop ng Comprehensive Agrarian Reform Program. Pero ito'y nagwakas na noong 2014. So may mga delays pa yan, sir? Oh, nagwakas na noong 2014, ibig sabihin, yun na lang mga nabigyan ng notice of coverage ang kino-cover namin ngayon. Okay, number one. Number two, of course, after the notice of coverage, meron yung tinatawag na survey para i-determine natin kung ito pang mga lupang ito ay talagang agricultural ba to? Pwede bang gamitin to sa pagsasaka? In fact, sigurista kayo siya. Siyempre. Number three, susukatin namin yan. Isa-survey namin yan. Paghati-hatiin natin kasi maximum 3 hectares ang ibinibigay natin sa bawat magsasaka. Hindi pa yan kasali sa mga delays kasi may mga may-ari ng lupa. Kapag nasa survey, nagdadala ng itak. Handang ano? Tama ka. Hindi lang itak. Meron silang mga gwardya. At meron silang armadong mga gwardya na kung minsan ay dahil nga dito sa mga awayan na ito, may mga namamatay, may mga nasasaktan. At higit sa lahat, pumupunta sila sa korte para sabihin na tinututulan nila ang pagsakop ng Department of Agrarian Reform sa lupang yan sapagkat sabi nila ito ay exempted o hindi dapat itong mapasali. Doon sa 8.8 billion, sir, kasapa na ba dito yung mga, I think you only have around 530,000 hectares ang kailang ipamahagi pa? Nako, Cesar, itong magandang balita. May bagong executive order na pinirmahan ng ating president, EO-75, na kung saan pati yung mga tinatawag natin na government idle lands, pagmamay-ari ng pamahalaan na hindi na nila ginagamit doon sa purpose kung bakit ibinigay sa kanila ito. Pwede na natin sakupin ito at pwede na natin ipamigay sa ating magsasaka. Siguro around 200,000 hectares. Kasama na yan sa 534? Hindi pa kasama dyan. So kailangan yun malaki-laki ng budget. Yan nga ang sinasabi ko. Oh. Tapos pangatlo, yung sinasabi ko kanina, yung split program na kung saan yung mga collective clawas na na-issue nung unang mga administrasyon na medyo may lawak ng 1.3 million hectares of land, ito ngayon ay aming hahati-hatiin para maipamigay sa ating mga magsasaka na kasama doon sa collective clawa. Issue One-on-One.